they are not allowed, even under the existing provision of 6713, they are not allowed to make any comment. This is not what media does not know. I do not know if they understand English also. I am sorry to say this, but the provisions of 6713 is very clear. Napakaliwanag, only for publication. Walang komentaryo. That is the transparency that we need. But if you say now that the, like just what happened to President Noynoy Aquino, there was also an increase. They made a comment. You're not allowed to make that comment. So what I am proposing is to make stringent penalties that anyone who makes a comment on the SALN of a particular government official and employee, must likewise be liable for at least an imprisonment of not less than 5 years. No more, no less. And to authorize the repositories of the SALN to release the SALN. Because right now, napakalabo po. Eh. Wala naman sinasabi kami ang mag-release. Eh. Tapos kami po ang sinisisi na hindi kami nag-release ng SALN, ng presidente, ng vice-presidente. Pinagtataka ko naman po, bakit napaka-interesado natin sa mga SALN ng presidente at ng vice-presidente? Ba't hindi tayo interesado sa SALN ng ibang mga opisyal ng gobyerno? I really do not know what is the purpose of these people asking for the SALN of the president specifically and the vice president. What is in that offices? Is it only the president and the vice president who's capable of corruption? Is not corruption starting from the grassroots, from the ranks of the clerks? Doon po nagsisimula. From the typist, alam natin yun. Na nagta-type ng lisensya mo, bibigyan mo 20 pesos para ma-type kagad yung application for a license. That is corruption. Thank you. Thank you, Mr. Ombudsman. Yes. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that reply, Mr. Ombudsman. But isn't that, hindi ho ba napaka-dangerous noon na i-penalize natin ang ating mga mamamayan kung nagtatanong sila, because guaranteed naman po sa ating konstitusyon na meron silang freedom of expression, no? And also the principle of transparency and accountability, no? Na nasa atin din pong konstitusyon. Kaya hindi po nakapagtataka na talagang interesado sila na malaman kung ano ba ang halimbawa ang nilalaman ng SALN, and especially ng pangulo, ng vice presidente at lahat ng matataas na opisyal, no? Dahil well, it is true na mayroong corruption sa ibaba, pero marami ang corruption po ay nasa itaas din, no? At ito po yung nagpapalala doon sa tinatawag nating impunity, no? Dahil nga nakikita sa ibaba na hindi naman napaparusahan yung mga matataas na opisyal ng ating bayan na sangkot sa katiwalian. Kaya yun po ang siguro ang tinitingnan natin doon, bakit interesado ang ating mamamayan, no? Sa usapin ng halimbawa ng release ng SALN. So having said that, Mr. Chair, I respect the opinion of the ombudsman, but I think it will be attuned to the spirit of accountability and transparency, that all of this, no, as mandated by our constitution, ay ibubukas, no, natin sa ating mga mamamayan, dahil karapatan po nila yan. Sabi nga, public office is a public trust, no? Kahit presidente ka, or kahit clerk of court ka, or kahit clerk ka ng isang opisina, ay pareho po ang prinsipyong panuntunan dyan. Now, on that aspect, Mr. Chair, last ko na lang na tanong. Ang palagi rin kasing sinasabi ng mga tagapagsalita ng Malacanang o ng Pangulo ay nasa ombudsman na yan. Siya na ang dito sa usapin ng SALN, dahil naibukas ni Ombudsman Martires ang SALN ng presidente. Eh, yun ang sinasagot nila palagi, no? Nasa ombudsman na yan. Ang ombudsman na ang bahalang mag-release yan, at hindi magagaling sa amin yan.
So what is now the take of the Office of the Ombudsman on this, Mr. Chair? Thank you very much. Ombudsman. Mr. Chairman, Your Honor, Congressman Zarate, I will not depart from Memorandum Circular Number 1, which was issued in September of 2020. There are conditions there on when we should release the SALN of a particular government official. In the absence of compliance with any of those provisions, we are not going to release the SALN. No matter how much criticism will I receive, even if I will be bashed, even if I will be removed from office, I will not butt into that. In fact, public opinion or yielding to public opinion is not part of my job description. So I will not yield to public opinion to release the SALN of any official in violation of the very memorandum circular number 1 that I issued, Your Honor. I am sorry to say that. I am willing to be removed from office if only to defend the memorandum circular that I issued last year, Your Honor.